So ayan nga, eto na nga guys ang nangyari sa aking Toyota Raize. Nagda-drive ako along Pili Diversion Road nang bigla na lang huminto yung makina ng sasakyan and kailangan ko pa siyang itulak para maitabi ko siya. And yun nga, wala nga kaming choice kundi hatakin yung sasakyan. So hinatak namin yung sasakyan kasi napaka-unsafe naman na iwanan yung sasakyan sa tabi ng kalsada. Given na gabi na yung time na yon, wala nang magre-rescue sa akin. Kaya kinatak ko na lang yung sasakyan papunta sa isang secured na lugar, which is meron namang malapit na hotel. Doon ko na lang siya iniwan. So ayan na nga guys yung sasakyan natin. Dito na siya matutulog ngayon. Hello guys, welcome to another vlog. And sa video na to guys, hate ko tong gawin. Hate ko na mag-vlog tungkol dito, but yun na nga yung nangyari. Nakita nyo naman sa thumbnail natin na wala pang isang buwan yung Toyota Raize ko ay nagtirik na kagad siya, nagka-problema na kagad siya. So kagabi, which is September 2022, bigla na lang siyang nag-stop along Diversion Road ng Pili and kailangan ko pa siyang itulak para maitabi ko siya. And tinow na lang namin siya para makatabi doon sa may hotel kasi napaka-unsafe na iwanan naman yung sasakyan sa gilid lang ng kalsada. Kaya ngayon pupunta ako sa Toyota para magtanong kung ano ba yung issue talaga nung sasakyan ko kasi wala pa siyang 1 month. August 31 ko siya kinuha and in just September 23 kahapon nagka-problem na kagad siya. So again, hate kong gawin yung vlog na to but I think it's necessary. So tara guys, punta tayo sa Toyota. By the way, yung isa kong sasakyan ang gamit ko ngayon kasi nga ayun, iniwan ko si Raize doon sa hotel. So let's go. So ayan guys, nandito na nga tayo guys sa Toyota, sa casa. Hopefully, maging maayos naman yung magiging usapan namin dito guys. Kasi feel nyo naman siguro ako na kaya nga tayo bumibili ng brand new na sasakyan kasi ayaw natin ng hassle. But ito nga yung nangyari sa Raize natin. Wala pa siyang isang buwan. Nagkaroon kagad siya ng hassle. Kaya sana lang talaga maging maayos yung magiging usapan namin dito sa Toyota. So tara guys, pasok muna tayo dito. Ayan guys, so nandito na nga ako sa loob ng Toyota guys and mayroon ako nakausap na service advisor at pupuntahan nga daw yung sasakyan ko guys and inaantay ko lang siya at pupuntahan namin yon para i-check kung ano talaga yung nangyari sa kanya. So antay-antay na muna tayo guys and sana talaga masolusyon na naman yung problem natin. 2,000 years later. Ayan guys, so tapos na kami mag-usap dun sa Toyota. I-check nga ng technician ng Toyota guys yung sasakyan natin kung ano talaga yung naging problem. So papunta kami ngayon guys sa cabin hotel kung saan ko iniwan si Toyota Raize. So tara guys, puntahan na natin yan. Ayan, so nandito na nga tayo guys sa cabin hotel kung saan natin iniwan si Toyota Raize. O puntahan na natin guys. So ito na si Toyota Raize natin guys. Dito na siya natulog at ngayon i-check na siya guys ng technician ni Toyota. So ayan po, na-solve na rin po ang unit natin. Meron lang palang fuse na hindi masyadong nakasaksak. So maluwag na fuse. Siguro sa factory hindi siya nailapat ng maayos. So yun lang ang ginawa ni Sir, yung technician ng Toyota. And nag-start na rin naman yung sasakyan natin. So hopefully yun lang talaga yung problem ni Toyota Raize. And nag-start na guys yung engine natin but para mas sigurado is sasalangan pa rin siya ng laptop para sure talaga tayo na yun lang yung problem ni
Toyota Raize natin. So, ayan guys, ina-analyze na siya sa laptop ni sir. Okay na siya guys. Ni-run naman siya sa computer, dinest naman siya sa computer. Wala naman talagang ibang problem. So, thanks God naman at yun lang yung naging problem natin ng Raize. So bumalik na nga kami dito sa Toyota. So ito na yung dala-dala ko, si Toyota Raize na ang dala-dala ko. So ang bilis lang naman niya guys na ayos. So meron lang siguro akong mga pipirmahan dyan sa loob and we're good to go na. So yun guys. Guys, so nakabalik na tayo dito sa sakyan, galing na tayo sa loob and hawak ko na ganyan guys yung gate pass natin palabas dito sa Toyota. So naayos na siya and kahit piso guys, wala tayong binayaran. Libre lahat siya guys. Kaya kahit ganun yung nangyari, good job pa rin Toyota. So yun lang muna guys yung vlog natin. So at least I started the vlog na medyo malungkot but ngayon medyo okay na tayo guys and worry free na tayo. So that's all for today's video. Thank you for watching. Please do subscribe to my YouTube channel and bye bye.